Hello mga kagulay, isang magandang umaga po sa inyong lahat at welcome back nga pala ulit dito sa aking channel. So yun mga kagulay, pupuntahan natin yung aming talungan kasi meron na nga nagtatanong sa atin kung ano na nga ba update dito sa aming talungan dahil medyo matagal nga ako nawalan ng video. So ngayon, sa sobrang busy din kasi araw-araw harvest, araw-araw spray. Ayan, so ngayon lang po ako nakapaggawa nitong aking video dito sa aking talungan. So ipapakita ko sa inyo kung ano na nga ba ang itsura nitong aming talungan. Lalo na ngayon, di ba nga sunod-sunod yung pag-uulan. Ano nga ba yung remedyong ginagawa namin para hindi siya mangurong yung kanyang talbos at syempre yung bunga. So titingnan natin at punta natin yung aming talungan. So sa ngayon, ito muna yung aking video. Puntahan natin yung mga talungan tsaka yung talungan po ni tatay para mapakita ko po sa inyo kung kahit na sunod-sunod ng ulan dito sa amin, nagagawa pa rin namin ng paraan at ano ang aming ginagawa para hindi naman siya magbago kahit numating man ang malalakas na ulan dito sa aming lugar. So yung mga gulay, samahan nyo lang po ako at puntahan natin yung aming mga talungan. Makapagbigay din pa ako ng konting tips sa inyo kung ano ang kailangan natin gawin pagka gantong umuulan. So yun mga gulay, tara po at puntahan na natin. So yun mga gulay, papunta na ako dito sa aming talungan. So ito po pala mga gulay ay sa tito ko. Ayan, so harvest din nila, harvest po nila ngayon. Tapos ako, harvest ko naman po sa bago. Ayan, di ko na alam kung nakailang harvest na kami kasi talaga nitong nakakaraang araw sobrang busy namin talaga. Kaya nagpatali kami, tapos nagabono. Tapos ng linggo na to, halos konti lang ang aking naging update. So ayan, ito na ang ating talong. Kung mapapansin nyo mga kagulay, kumapal na ulit itong aming matandang talong. Ayan, so kung makikita nyo, okay na okay ulit siya at malinis ulit tong kanyang talbos. Siyempre yung bulaklak mga kagulay, buhay na buhay at kumpleto. Ayan, ito po yung matanda namin. So papasukin natin ito mga kagulay para po mapakita ko po sa inyo yung mismong loob nitong aming matandang talong. Ayan, ayan mga kagulay, andito, naglalakad-lakad tayo ng konti dito sa loob ng aming lumang talong. So ito po ay nasa 4 to 5 months na po. Pero kita nyo naman mga gulay, yung sanga niya sa ilalim, okay na okay at maganda. Siyempre, kita nyo naman sa kanyang talbos, malinis at wala siyang white fly. Na kung mapapansin nyo, walang lumilipad kahit ugain ko po yan. So kahit po sunod-sunod ang ulan dito sa amin, may ginagawa po kaming magandang para dito ay hindi po mangurong yung kanyang talbos. So dito mga kagulay, kung makikita nyo, ayan. So meron din naman mga kagulay na nakikita nyo, meron mga dumidilaw na dahon. Pero natural lang po yan kasi itong talong natin ay nasa panahon po siya ng paglalagas ng dahon. Kumbaga nagbabagong talbos siya at bunga. So ngayon, ayan, kung makikita nyo yung loob ng ating talungan, malinis. Tsaka kita nyo nga marami siyang pasunod na bunga. Ayan, ito po yung bunga na ng matanda. At kita nyo naman talaga mga kagulay kung kahit na sunod-sunod ang ulan, so mapansin nyo pa rin sa kanyang ilalim, may tubig pa. Ayan. So ang ginagawa lang po namin dito mga kagulay, para hindi mangurong yung talbos, nag-a-apply po kami ng fungicide. At syempre hindi mawawala yung mga kailangan natin sa ating mga talungan, lalo na sa mga white fly. Ayan, katulad ng LD. Sana po kung available dyan sa lugar nyo ay makagamit din po kayo ng LD para makita nyo po yung resulta ng ating ginagamit na laso na ito. So ayan, so makita nyo pala mga kagulay, halos lagpas tao ko na po ito. Ayan, ayan, so kita nyo halos ano na, mahigit na sa akin yung taas na itong talong. Pero ito mga kagulay, kita nyo, bulaklak, ganda. Ayan, so ito po yung matanda namin talong. Tapos ngayon punta tayo doon sa bata ko po na tanim na talong. Ayan, tignan natin at puntahan natin para mapakita ko rin po sa inyo yung aming mga talungan. Ayan, so medyo mainit na po kasi katatapos lang po mag-harvest doon mga kagulay.
Ayun, kasi yung bago namin talong nasa stage din siya ng ikalawang bugso ng kanyang bunga. Kaya nga dito makakulay ay tumataas po yung talong dahil nga si short na po sa supply ng talong. Kasi yung iba hindi nila mapaganda dahil nga sunod-sunod ng ulan dito. Yung iba nangurong yung talbos. Kaya yung sa amin okay naman at nakaka-best naman ng maganda. Ayan, so palabas tayo dito sa matanda. Pupunta tayo doon sa bata namin talong. So ayan mga kagulay, andito na po tayo sa bata namin talong. Ayan, so ito na po siya. Kung makikita nyo, makapal naman at hindi naman siya nagkakaroon ng problema kahit sunod-sunod ng ulan. Ayan, so ito po ang kanyang mga talbos. Sariwa din. Ayan, so magkatabi lang po siya mga kagulay. Ayan po luma namin, tapos ito po yung bago. Ayan, ito po yung bago kong talong. Tapos pupunta rin po tayo sa talungan po ni tatay. At papakita ko rin po sa inyo yung kanyang talungan, yung kasabay po nito, yung kaedad po. Ayan, so pinapakita ko po sa inyo para po makita nyo po yung paggamit namin na fungicide, tsaka gold, ayan, LD. At nakikita nyo, wala rin white fly na nakakapit sa kanyang dahon. At syempre makikita nyo naman sa kanyang talbos kung may insekto ba, meron bang mga hayop na nakadikit sa kanyang mga dahon. At syempre yung mga bunga niya. Kapipitas lang po nito ngayong mga kagulay. So yun, dahil nga sa mahal ng presyo ng talong ngayon, talagang yung mga kagulay natin na magtatalong ay makakabawi talaga kung ganun po ang mga presyo. Ayan. So ito po ay 4,000 square meter po ito hanggang dulo po. Ayan. So ngayon mga kagulay, pupunta tayo naman doon sa may talungan po ni tatay. Katatapos ko lang din po mag-spray at kauwi-uwi ko lang din. Ginawa ko itong video na to kasi para ma-update ko rin po kayo kung ano na nga ba itsura nito, kung hindi ba nagbabago, may nangyari ba dahil sa sunod-sunod na ulan. Ayan, so okay naman, okay naman. Kaya punta tayo doon kina tatay at papakita ko rin po sa inyo. So ayun mga kagulay, andito na po ako sa kabila namin bukid. So ito nga pala yung talungan namin na kasamahan ng matanda. So ito na po siya ngayon. Ito po yung kasamahan ng matanda kong talong na inalagaan. Ayan, so nauna din itong tinanim. Kung natatandaan nyo mga kagulay, ito po yung pinagpunlaan namin nun. Yung mangga na yan. So pinagpunlaan namin na sibuyas to. Ayan. So punta natin yung talungan ni tatay. Andito lang siya sa may kabila. Ito. So meron nag-i-spray dito. Ayan, tignan natin kung anong gamit nilang pamatida mo. So clear out. Tsaka meron din dito. Ito machete. Ito kasi yung nag-i-spray nito, tatanim din siya ng talong. Kita nyo, nag-i-spray siya ng machete bago taniman. So maganda rin kasi may machete para yung mga buto na damo o mga damo na mayroong buto ay hindi na siya tumubo lalo ngayong umuulan. Ayan, so ito na po yung talungan ni tatay ngayon. So kita nyo, ang ganda. So kami kasi ngayon, umuulan kasi ngayon na sunod-sunod ng ulan, ang ina-apply talaga namin ngayon na halo ng Megatonic ay yung score. So fungicide po yun.
yun po ang ginagawa po namin pag-a-apply dito ngayon. Ayan, so ito po siya. Ayan, mga kagulay, kung makikita nyo naman, wala rin siyang white fly. Ayan, so tignan natin yung ilalim niya. Kung makikita nyo rin sa kanyang parting ilalim, ayan, kung mapansin nyo, may dilaw na dahon. Ayan, naglalagas na po yan kasi ito po ay may edad na rin, o nasa 2 to 3 months na rin po itong talong na to. Kaya nasa stage na rin siya ng paglalagas ng dahon sa kanyang ilalim. Pero makikita nyo sa kanyang ilalim, marami pa rin mga berde na dahon. Ayan. So libot lang po tayo, lakad-lakad lang tayo ng konti. Kasi mga kukulay, hindi tayo nakakapag-video minsan at nag-i-spray tayo. At di ko mapakita sa inyo yung pag-i-spray ni namin dito sa aming mga talungan kasi wala rin akong tinga camera. Ayan. So yung bunga niya. Ay, meron pa lang. Meron pa lang tao dito. Puntahan natin. Meron pa lang nagtatabas. Ayun. Andiyan si Gadado. Hindi, ikaw lang. Meron nga pa lang nagtatabas dito. Ayan, si Pare Reson. Ayan, tinatabasan pa ilalim. Hey, shout out. Ayan. Para luminis. Ito yun, yung mga kagulay, yung damo niya ay yung ano, salampak. Ayan. So wala naman daw silang ginagawa, kaya pinatabasan na rin. Ayan, tingnan yung mga talbos niya, ang berde. Tingnan yung pamulaklakan. Ayan, dahil sa fungicide, para kumapit kahit tagulan. Ayan, pwede kang gumamit ng cabrio at saka score. Tapos problema nyo naman sa uod, karaniwan na po namin gamit doon yung ano na yun? Exalt pala. Exalt tsaka Borpea. Ayan, so lakad lang tayo dito. Papakita ko sa inyo yung mga natabasan na nila. Ayan, so nagtatabas sila. Ayan, yung gitna niya. Ito. Ayan, maganda naman at nalinis na. Kaya, kita o. Kailangan alagaan natin sa padamo para hindi na kumain ng abono pagka nagsabog tayo. Kasi yung mga stage po na ganito, sa ganito na lang siya sinasabog. Dito sa gagawin niyang gilid. Diyan, kung mapansin nyo, diyan. Tapos, diyan lang, pisngi-pisngi. Kaya kung may mga damo diyan, kakainin lang din ng ano yan, ng damo yung mga abono. Pero ito mga kagulay, ispiran ito ng pamatay damo. Ayan, pinababa lang para pag inispiran pumasok sa semi talbos niya agad, kaya masusunog na siya, nasusunog na po siya agad. Konti na lang papasok na po siya sa semi talbos. Ito kasi ispiran pa, kaya pinapatabasan para maganda yung maging sunog ng kanyang damo. Ayan, tamang libot lang tayo. Ayan, ngayon lang ako kasi nakapag-update dito sa ating talungan, kaya minsan kasi sa dami ng trabaho. Ayan mga kagulay, nalakaran natin para kita nyo yung pagitan niya. Ito yung mga bunga niya, bungang ilalim. So sa ang harvest ito sa isang araw pa. Bukas ang harvest po, bukas yung pinuntahan ko pong nakakadalawang daan bundle. Sa tito ko po yon, sa Sulapa po yon, yung meron pong tinatawaran na ilog. Bukas po yon. So try natin bukas makapunta. Sana makapunta tayo para makita natin yung harvest nila bukas, kung makakailang bundle po sila nga noon. At syempre yung price update natin, syempre mga kagulay, ay para ma-update ko kayo kung gano'n na ang nakaran dito sa aming lugar. Ayun do. So dito nga sa amin ay 65. Ayan. Pero kung first class yung talong mo at bago pa, 75 po ang farm gate dito sa amin. So ito ang sukat niya pala nito mga kagulay ay nasa 5,000 square meter po. Ayan, hanggang doon po sa may bungad po yan.
Ayan, so yung mga gulay, abangan nyo lang po ibang video. Tapos meron tayong dadalawin na talungan. Babalikan ko ulit yung talungan na medyo matagal ko na rin din siya napuntahan. Tignan natin kung ano na nga ba itsura niya at na nag second stage na ba siya o naglagas na rin yung kanyang dahon. Tignan natin kung nagtalbos pa siya ng ikalawa. Ayan, so ito po. So sa mga meron po katanungan, mag-comment lang po tayo dyan. At syempre abangan nyo rin po yung aking update sa presyo. At dito sa aking live, abangan nyo lang po para sa mga gusto magtanong ng live para masagot ko na agad ay manood lang po kayo ng aking live. Abangan nyo lang po yung aking post para po mas maganda masagot ko at mapaliwanag ko sa inyo ng aktual. So yung mga kulay hanggang dito na lang at ayan, ipakita ko na yung talong ng tatay. Bukas abangan nyo lang po yung talong ni Tito Role. Ayan, pupunta tayo doon, try natin. Magmamadaling araw na lang ako ng spray para maaga tayo makapunta doon. So yun mga kulay, salamat sa panonood po at God bless po sa inyong lahat.